yun nga ba, nagkaroon ng encounter, ng ambush sa barangay, ano, doon sa Maitum. Sa may, nakalimutan ko yung barangay. Kung saan, yun nga, bali, na-ambush yung dalawang Simba at isang M35 ng 27IB. Tapos, it was 06 in the morning nung na-ambush yung tropa. And then, at the same time, that day, is wala kasi ako noon. Bali, nagpunta, bumalik ako sa Kampana headquarters ko para i-address yung admin matters. Dahil ako yung commanding officer ng 21st LAC, so hindi lang yun ang aking ano, responsibility. So at that day, mag-relief in place sana kami. Papalitan ko yung dalawang tanki doon ng another 2 Simba fighting vehicle with new crew para hindi naman sila ano doon. Para ulit sila yung makapag ano naman. Pahinga yun dan doon. And then, yun nga, nagkataon naman na at that time na ambush. So, coincidence na padating na rin kami. So, naging apat na yung tanke na nandun. And then, along the way kasi, mahirap ang ano, cell signal doon sa area ng Maasim, Kiamba, Maitum. So, pagputol-putol ang signal. Along the way pa lang, tumawag na sa akin si Colonel Pangilinan noon. Nasabi niya, na-ambush daw yung dalawang tanke ko doon. So, nagmadali na kami noon na dapat makarating sa Maitum. And then, pagdating namin sa poblasyon, dahil wala na doon signal, so I have to establish contact with the yung signal center namin doon sa Barangay Puting Bato bago ako pumapasok sa area kasi delikado nga. So I establish contact doon, tapos then pagdating doon sa Puting Bato, doon na ako naka-establish ng contact doon sa na-ambush na tropa. Initially, ang sabi nila nung ang may indication bago na-ambush, yun nakatumba yung kilometer post doon sa bridge. Tapos noon, dahil kaya sila pupunta doon sa Barangay Ticlob, dahil nga may pinatay nung alas 5 ng umaga na yon, pinatay yung CBO. So magre-reinforce sila together with ang nag-lead noon si Lieutenant Pia ng 27IB. Initially may nakatumbang kilometer post. So yung driver ng Simba ng leading vehicle na si Corporal Banyaga, nung pagkita niya nun, kasi experienced naman na yung mga veterano na kasi yung mga intropa ko sa ganyan, from Cotabato kasi sila. So nag-atras na kaagad siya, nag-order siya atras. Eh lahat sila nun, kasi dahil wala nang signal doon ng cellphone, lahat sila naka-handheld radio with earphones. So pagsigaw niya ganun, atras dalawa, tapos pati yung M35 kasi nasa gitna ay ng dalawang Simba. Atras, yung parang hindi nila alam, nakasunod na rin doon yung vehicle ng police. So, nagulat din sila hanggang sa naatrasan nga kasi, biglaan nga. Tapos then, yan na, biglang po pumutok na apat na beses ng RPG. Tapos nag-burst of fire. Initially, ang natamaan yung nandoon sa, yung passenger ng 6x, pero sa kamay lang. So, nung pag-atras doon, kasi dalawang high ground eh. So, umatras sila mga 500 meters. Tapos, yun nga, yung natamaan, inilipat sa Simba para mabigyan ng first aid. And then, yung riders, led by Lieutenant Pia, nag-dismount na sila sa side. And then, yun nga, yung diretsyang putok, tapos nag-reply na rin yung caliber 50. And then at around 8 nakarating kami doon sa Puting Bato. So 2 hours na ang nakalipas. Dahil malayo kasi yun, 3 hours yun from Jensan. So nung nag-establish ako ng contact sa kanila sa Armor, tapos nung narinig nga daw nila yung boses ko, sabi nila nabuhayan sila ng loob.
Kasi inisip nila nung 2 hours na, baka yung amo natin maubusan. Pero actually 2,000 rounds naman ang laman ng, ang dala parage dyan eh. So nung narinig nila yung boses ko, nabuhayan daw sila ng loob. Kasi no, nandyan na yung CEO namin, lagot kayo. Tapos nung, yun nga, nung hindi pa ako kaagad nakapasok doon, nakapunta sa area kasi hinintay ko yung weapons platoon. Kasi ang nagre-request sila na kailangan ng mortar. Pero so, nakamount ko sa isang simbahan, ma'am, doon ka sa lahat. Nung nag-establish ako, umakit ako sa ano, yung sa signal, ano, kasi mataas yun eh, hill yun talaga. Inaakit namin, pero sabi nila may info na nasa side na yung ano, nasa kabilang bundok na yung ano. Pero nung ano, bumaba na ako, nag-mount na ako doon sa simba na dala ko. And then, pumasok na kami sa area. Initially, pinapunta ko sa akin yung ano, naglumapit sa akin, nakasakay ako sa tangke, lumapit sa akin si Lieutenant Pia, yung officer na nag-lead noon. Tapos, sinabihan niya ako kung nasaan yung kalaban, nasaan yung tropa. Kasi baka mamaya ma-misfire yung ano, yung tangke. And then, pagkasabi noon, bumaba na rin yung weapons platoon na under kay Lieutenant Nolasco, install nila yung mortar. Tapos kami naman, nag-initial ako, pumasok ako, nagpunta ako sa bridge kasama yung dalawang tangke na dala ko. Tapos nagpaputok para malaman lang kung, to confirm kung nasaan talaga yung, ano, yung mga MI, which belongs to 104 Base Commando na MILF. Tapos yun nga, nag-reply sila. Tapos atras kami kasi nga, ano eh, mataas, high ground eh. Tapos nakadag-in sila. Kung makita sa picture, may picture na nakadag-in yung, may naka-establish talaga sila doon. May mga foxhole. And then atras kami kasi nga, hanggang ano lang kami, paputok. Tapos inattempt ulit namin na mag-forward para maka, ano, kasi ito yung high ground, tapos bridge na yan. Tapos dito, high ground, hindi makamaneuver ang tanke dito, wala. Ano, talagang dun lang, parang naka-analyze doon sa road na yan. Tapos, yun nga, biglang may lumipad na naman na RPG sa harap namin, tapos atras. Tapos, nung mga 3 attempts na namin ganun, at wala. Kasi ang yung sila Lieutenant Pia, nasa side sila sa kanal na hindi sila maka-forward din kasi ini-snipe din sila. Actually, maraming sniper yung time na yun. Meron nga rin sa left side, nasa puno. Mount sa puno yung nag-i-snipe. So, meron dito, meron dyan, meron doon sa harap, ganun. So, pag atras namin, tapos dumating na si Colonel Pangilinan pa nun, ngayon general na kasi siya. So, sa radyo, maririnig mo, ang dami nang nagsasalita, pati mga battalion commanders ng 27, dumating si Colonel Santiago, si Colonel Manawag ng FAB. So, yung lahat ng tropa, nabuhayan na kasi ang daming officer na nandun. Siguro mga almost 20 officers na yun nandun yun sa area na yun. Pero magtatanghali na nun, wala pa rin, hindi pa rin namin ma-breach yung obstacle na yun. Kasi nga, tapos may nagsabi na hostage na, nasa elementary school na yung buong, civilian, yung lahat ng civilian sa barangay, Maguling. Yun, hinahostage na doon, nandun na, tapos pati mga bata nga raw, matatanda, nandun na, umuulan-ulan pa nung time na yun. So, na sila. Tapos, yun, tinawagan na ni Colonel Pangilinan yung sa Air Force, dumating yung dalawang MG. Tapos yun nga yung inano yung kung saan yung target. Tapos nagpagsak na rin ng rockets. And then yun nga suppressive fire ang ginawa, kumbaga sa doctrines natin. So i-suppress mo muna bago mag-maneuver. So, at the same time, doon na rin yung DRC, dumating na siya kayong sa artillery. Tapos yun nga, yung sa usapan namin, ang bumaba lahat ng mga bawat commanders ng bawat group. Tapos, yun nga sabi, yung DRC nga raw magmamaneuver sa left. Eh, clip kasi yun, kaya mahirap talaga, may mga nalaglag pa nga nasugatan. Tapos, nasabi ko, sige, ako ang mai-contribute ko is yun nga, yung suppressive fire, yung dalawang caliber 50 pag-forward, para yung attention nila nasa amin habang hindi nila alam may nagmamaneuver na.
So, ganoon naman talaga yung ano natin, di ba? Tapos, nung nakaakyat na yung DRC doon, so, rinig namin sa ano, radio na nagkakaputukan na doon. Tapos, nag-shift na kami ng fire. So, from left na hill na ano high ground sa right. Kasi alam namin nandun na yung DRC. Ngayon, nung naano ng DRC, na kuha niya yung taas, tumakbo yung mga MI doon na yun nga sa harap namin, yun sa tumawid ng ano, ng daan before the bridge. Ngayon, nakita ko yun, tumawid, naka-block, tapos yung patambling-tambling, may dala sila na ano, yun nga yung RPG, tsaka yung parang caliber 15, pero hindi naman siya, ano, improvised ganun. Tapos, yun nga, eh, kaya lang yung mga gun namin nakatutok sa taas eh. Syempre pag yung gun, maano pa yan, yung matagal pa, nakatawid na sila. Tapos, yun nga, so nagkaroon na ng office sa taas, sa left side. And then, yun, nakita nga niya, tumawid na nga raw sa bridge yung mga MI, nagkanya-kanya na ano. Tapos, dapat, i-cross na namin yung bridge. Ngayon, nung pag-atras, sinabi ko kay Colonel Pangilinan na clear na, sir, kasi wala na nagre-reply sa amin pag pumuputok. So, wala na sila dun sa high ground. So, ngayon, ang ano namin sana, in-expect ko na yun, forward kami. Pero sabi ni Brigade Commander nun is, i-clear muna namin yung, kasi may elementary school dito, yung ano na, hindi na pinapasukan. I-clear muna yon hanggang sa shoreline. Yun. Tapos, nung na-clear na, eh, nakapasok yung isang tank. Kasi before that, ano, one week before nung nangyari yung encounter na yon is, tinamaan ng typhoon yung municipality ng Maitom. So, lahat ng mga bangka nila naka-ano sa shoreline. So, nung dumawid yung ako kasi nagli-lead, so, anim na tanke na, nagdumating na rin yung dalawa pa eh. So, anim na tanke na yung nandun. Pero yun nga, hindi makamaneuver proper dahil daan lang ang ano eh. So, nung pagpasok dun sa ano, sa elementary school, and ano na, bali, hindi na siya, hindi na nakadaan ulit yung, kasi may culvert na dinaanan, hindi na nakadaan dun yung sa akin na tanke. So, naiwan yung tanke ko doon. Ang nag-forward na doon, nag-cross ng bridge, and yun nga, yung diretso doon sa Barangay Maguling is yung lima na lang, which is led by my platoon leader, Lieutenant Gamau. So, sila na yung... pero ano na yung hapon na yun? Yun nga, ang ano nga noon is walang kain-kain talaga simula umaga. Yung tubig na lang talaga. Pero hindi namin naramdaman yun eh, kasi ano... ano yun eh, yung syempre yung ano mo, eagerness mo na matapos yun, yung situation na yun. So, hindi mo na lang, tubig-tubig na lang. Tapos yun, hanggang sa umabot sa point na yung sa Barangay Pinol, sinabi dun ni Colonel Pangilinan na wag nang i-push to doon kasi gabi na, madilim na siya. So, from 6 na, ng gabi, tapos yun, pinabalik na lang, tapos yun, pina-clear yung hanggang saan yung ano, tapos bukas na lang ulit. Kung ano yung sinabi mo kanina, ma'am, na to forward mo tapos may RPG na sinabihan ka ng driver mo? Oh, yung kasi ang sabi ni ni Colonel Pangilinan is ano, mag-forward dun sa bridge kasi nga para ma-bridge ngayon dahil wala pa yung dati yung ano, yung sa Air Force. Eh, kaya lang kasi, yun nga, yung sabi ng driver, kasi nakasakay ako sa isang ano eh, nasa likod talaga ako ng driver para ako yung nakakita din talaga. So, sabi niya, may RPG, ma, may RPG na lumilipad kasi. Ngayon, ang RPG, ang ano, nakita ko yung mga tama ng RPG, kasi ang bumabari, ang nag-release ng RPG is nasa kabilang side ng bundok. So, panay ganun lang siya, eh, nandito kami. Ito yung road, nandito kami. So, panay, ang bagsak ng RPG nga, ng bala ng RPG is pababa. So, sa simento tumatama. Tapos, yun nga, inisip ko na pagka hindi kami nakakross doon, hindi kami tatama ng RPG. Hindi naman din siya makapunta pa harap-harapan. Kasi alam niya, nandyan yung tanker, nakaharap din sa kanya. So, parang suicidal kung ano niya yun. Tapos, yun nga, I would forward kami, pero...
Tapos sabi nung ano na may RPGD at kasi ang armor naman nagja-jacking, hindi siya nag-i-stay sa isang lugar, static. So pa atras pa abante, atras abante siya. Tapos dito rin biglang sa likod, mayroon din daw ano may lumipad na na RPG. So imbis na i-command go atras, abante kasi nasa likod yung RPG, baka tama. Pero isang best line na yan, dahil may nag-maneuver na. Hindi kasi maka-maneuver yung weapons platoon dito under kay Lieutenant Nolasco dahil ano, yung clean siya, open terrain, tapos na doon yung ano sa high ground. So parang ini-snipe na lang sila doon, hindi sila makapag-rush up. So, pero no, isang beses na tos, ano na, tapos hindi na nag-ulit yun, yung naka-maneuver na yun sa likod. Tapos yun nga, kasi ang talagang ang order ni Colonel Pangilinan is move forward. Eh, ang ano namin, ang pinaka-lead na nandoon, nandito lang sa kanal. So, kami na talaga, yung armor na talaga yung pumapasok doon sa, ayung punap nangunguna. Ngayon, actually, sa ano namin, sa armor doctrine, dapat infantry muna, di ba, bago yung armor. Pero sa time na yun kasi, kung hindi kami magpo-forward, ano eh, hindi matatapos yung obstacle na yun, hindi mabibreach ng ano, ng yung talagang kailangan ng decisive ka talaga na mag-forward eh. Tapos eh syempre yun nga ang sabi rin, armor ka naman, hindi ka tatama ng mga small arms. So, forward kami. And then, pero hindi talaga kami yung nakalagpas doon sa bridge. Hanggat hindi nakaakyat yung DRC sa taas. Kasi wala kaming parang mata doon eh, na magtitingin kung nasaan na yung kalaban. Dahil ano na, blind na doon. So, yun. Bali, although yung driver kasi sinasabi, ma, may RPG, wag. Tapos, pero kasi kailangan talaga din natin na ano yun eh. Kasi, kaya nga tayo nandyan, para, kaya nga nandoon, para ano sila, yung labanan. So, kung ano yung, ano. Sa time na yun, ma'am, yung sinasabihan ka na, ma'am, may RPG na lumilipad. Eh, forward ka pa rin, ma'am, di ba? Hindi mo na ba inisip yung safety mo, ma'am? Bali kasi nung nakita ko kasi sa situation na yung that time na yung RPG ano nga basta hindi kami lang kami lalagpas, nag-ano kasi ako ng limit sa drivers. Nasabi ko dapat hanggang diyan lang kayo, hindi kayo lalagpas yan kasi yung RPG niya tatamaan na kayo dahil nandito na identify kasi nasa likod ng hill ng high ground yung ano eh may hawak ng RPG. So, hindi naman siya makaganon kasi nga, ano, nandiyan nakatutok yung caliber 50. Ba, ma'am, yung parang, hindi mo mainisip yung sarili mo na natatakot ka doon sa labanan na yun, ma'am. Ano na naisip mo yung panahon na yun, ma'am? Nung nandun pa lang ako sa, nag-establish contact pa lang ako, nandun ako sa puting bato, naisip ko na yun na, ano kaya tawagan ko yung asawa ko na baka mamaya, ano ko na to. Pero sabi ko, wag na lang. Inisip ko doon na mas maganda ang maisip, in case magkaroon ng ano doon, accident or ano. Ang mga maaalala lang ng asawa ko at saka ng mga anak ko is yung mga happy moments na ano, hindi yung mag-aalala pa sila sa akin. Kasi talaga ang trabaho naman natin, risky. So, yun. Kung talagang time mo na talaga. So yun na isip. At saka isa pa, hati kasi yung attention ko noon, yung sa family ko iniisip ko, tapos yung sa tropa ko. As much as possible, ayoko kasi yung may masasaktan. Ganun kaya nga nung pag ano ko doon, pag establish contact ko sa kanila noon, ang tanong ko agad kung may nasugatan or may ano nangyari. Pero yung pagkasabi nila naman na wala, safe sila lahat. Walang tinamaan sa armor. So, yun. Ano na rin na, assured na rin ako na at least walang, ano. Bali sa'yo, ma'am, sinacrifice mo na yung self mo para sa tropa mo, ma'am. Bahala ng pamilya mo, basta para sa bayan mo. Oh, basta yung sa tropa kasi parang family ko na rin kasi yung tropa. So, ano, kailangan yung secured, isipin ko rin, dapat secured sila na hindi sila mapapahamak dahil meron na advantage naman tayo dahil may armor tayo, ang kalaban wala. So, yung inisip ko yun na sa labanan, hindi lamang tayo sa kanila. Ma'am, sa mga panahon na yun, ma'am, hindi mo ba naramdaman na yung decision mo, ma'am, sa time na yun na nasa kasagsagan kayo, ma'am,
kung firm ba talaga yung decision mo sa time na yun? Nung time na yun, yung firm yung decision ko na dapat ano ma-breach namin yun, yung obstacle nga na yun. And but ano rin yung may kasi every time na umaatras kami kasi attempt lang kami na pasukin nga na i-breach yun. Every time naghihingi rin ako ng ano ng idea sa mga ano ko sa crew na sabi ko dapat ganito ituro, i-focus niyo yung gun niyo dito sa side na to. Ganyan. Tapos may nagsasuggest na ma'am ganito kaya tapos yung dapat yung mabilis nga lang sabi ko sige ganyan ang gawin natin. So lahat alam ganyan. So every time na umaatras kami, bumababa ako kahit na nag-i-snipe na yan. Sabi nga sa akin ng crew ko, ma'am, wag na kayong bumaba kasi may nag-i-snipe. Tapos patawid-tawid ako doon sa ano. Eh kasi yung kailangan ko masabihan lahat ng tropa bago mag-move ka ulit. Kailangan, alam ka agad nila, alam nila kung ano yung next na, parang next na, parang sa basketball, next na ano namin, na gagawin. Kahit na yung naglilipat yung mga bala, hindi mo na inisip yun noon. O kasi nakita ko rin si Colonel Pangilinan, siya yung brigade commander, nandun din siya. Tapos, naglalakad din siya, talagang gusto niya. On hand din siya na nakikita niya kung ano na yung ginagawa ng, ano, ng mga bawat, ano, teams. So, siya nga, naglakad, tinamaan nga, tinisnipe nga din yung sasakyan niya, civilian vehicle. Eh, akala siguro nung, ano, sniper, nandoon siya, eh, wala siya doon. Sa time na yun na panalo tayo, ma'am, ano yung magandang ginawa niyo doon, ma'am? Anong strategy na magandang nagawa niyo doon? Bali, na ano ko, na siguro ang nagawa ko doon yung, dahil sa akin, as CEO, ako yung nandoon, yung tropa, buo rin yung loob nila na gawin yung dapat nilang gawin kasi nandun yung CEO nila. So yung fact na sinabi nila na nung narinig daw nila yung boses ko sa radio na ano is na high moral na sila. Dahil nandiyan na yung CEO namin, lagot din parang yung dahil yung sa presence ko by the mere presence na nandun ako. Yung tropa lumakas na rin yung mas lumakas ang loob. Para yung hindi sila nawala ng ano na hindi siguro pumasok sa isip nila na hindi natin to kaya, ganun, kaya natin to. Tapos ako naman, dahil nandiyan si Brigade Commander, ganun din ang ano ko, naramdaman ko na kaya na to dahil nandiyan na lahat, pati Air Force, yung combined force na, nandiyan na lahat. So, yun. So, generally ma'am, anong mga lessons learned natin doon na natutunan natin sa panahon? Ang lessons learned doon is nakita ko na napaka-importante talaga ng communication. Doon time na yun na, yung sa lugar na yun na wala talagang cellphone na magagamit, wala kasing signal. So yung radio, napaka-importante. And dahil kay Brigade Commander, siya nag-produce lahat ng radio na yan eh. Binigyan driver ng tanke, yung gunner ng tanke, tapos lahat ng officer meron. So, yung nagamit yun talaga yung sa... Kasi naririnig, habang nag-order siya sa isang officer, naririnig din yun ng lahat. So, mabilis na pipick up ng lahat kung anong gustong mangyari. Anong gustong move ni Colonel Pangilinan nun. And then... kahit na hindi niya nasabihan, kasi it takes time para sabihan lahat, diba? Kung hindi naririnig. Eh doon, ano, naka-centralize yung frequency lahat doon. So, yun. So, madali, yun. Napaka-importante na yung radio. And isa pa, yung bala ng M203, yung kasi sa, ano, wala na yata tayo kasi ng available. So napaka-importante ng M203 kasi yung siguro kung mayroon tayong bala noon nakatulong din yun na ano na neutralize earlier. Tsaka yung isa pa yung mortar. Yun nga yung paggamit ng mortar. Ano, yun dapat pala ma-refresh kahit nga kami kung in case wala talaga ng operator kung armor, dapat lahat tayo is marunong ang maggamit ng mortar. Ma'am, lahat ba yung natutunan niyo sa school, ma'am, applicable dun sa field? May innovation ka bang ginawa doon para mag-succeed lang sa isang operation, ma'am?
Mayroon. Siguro yung kasi katulad sa ano, yung sa armor doctrines nga dapat, yung may formation na igagawin. Eh, paano kung limited yung space? So, kailangan mag-adjust ka rin. Tapos hindi ka nga na makaka-maneuver. So, dun lang talaga. And yung yun nga yung dapat infantry ang nauuna pero hindi nga makapasok ang infantry so kailangan nila kailangan ng shield na para mag ano makapasok doon naka-breach doon. So ma'am, sa company commander ma'am, kailangan ba talaga na gagamit ka na think out of the box ma'am to succeed an operation? Oo, kailangan kasi yung tinuturo naman sa school is yung basic mo yun, parang yun yung base mo. And then out of that basis yun dapat mag ano ka rin, maging flexible ka rin na kung ano yung situation na on hand mo, so yun ang i-apply mo kung ano yung pwede at kung hindi pwede i-innovate mo ganun, i-ano mo i-baguhin ng konti pero hindi naman yung totally ano ka malayo ka doon. So ano yung best tools mo ma'am na natutunan mo sa school na nagamit mo sa field? Yung ano, sa with regards to armor, yung alam ko na yung particular ako sa capability ng armor. So pagka kung sa kalaban, kasi ma-assess mo siya eh sa area kung hanggang saan yung kaya niya at syempre yung info niya, anong mga dalanggan niya. Kasi automatic, parang instinct na sa atin yun eh. Alamin ka agad kung ano yung, ano niya, yung salute, diba? Yung size, yung, yung mga ano ng information about sa kalaban, tapos yung sayo. Tapos syempre, i-weigh mo ka agad. Instant na ano na, ah, kaya ba natin ito? Hindi, o kaila, ano kailangan natin, gano'n. And sa armor, yun nga yung ano niya, yung dapat niya, yung limitations ng armor, yun. Yung pag alam mo rin, pag ano ka na, familiar ka na doon. So, hindi mo na maghanap ka ng libro. Ano ba yung limitation nito? Hindi na ganun. And then, yung sa ano naman, yung sa pag sa iba, yung pag ano nga, pag command sa tao, dapat hindi ka yung bago-bago. Kung yun ang sabi mo, ano, yun ang sabi mo na command, yun talaga. Oo, yung talagang maunahan mo sila kasi yung parang sila, sa'yo din nagde-defend eh, na kung ano, firm yung ano mo, yung decision mo. So, yun ang talagang gagawin nila kasi yun talaga ang sabi mo. So, ma'am, being a levy officer, ma'am, anong masasabi mo na kaya mo yung kaya din ng lalaking officer, no? Oh, as long as kasi lahat naman ang inano ko ang in, ano ko diyan is ang basehan ko is lahat kahit babae or lalaki na officer nag pare-parehas kami ng dinaanan na sa lahat ng tinuro sa kanila tinuro din naman sa amin. Ganun. Tapos yun nga yung every time sinasabi na walang ano wala dapat pabor-pabor kahit babae ka ba walang pabor-pabor ganun. And yung yun nga yung kahit babae nagkakamali rin ganun. Tapos mayroon din naman kaya din mag-command ng babae katulad sa lalaki. And then nakita ko doon nire-respeto rin naman as long na tama yung kinukomand mo. Ma'am, words of wisdom para sa mga lady officer o mga kadete natin na babae ma'am para sa pang para maging idolized kanila ma'am na nasa field ka na kipag digmaan ka doon. Masunod-sunod natin officer pa sa'yo ma'am. Mga words of wisdom na may ibigay mo sa kanila ma'am. Bali, sa mga ano mga junior female officers, dapat kung ano yung natutunan nila sa school, i-apply lang nila yon, wag na silang mag ano yung tapos iwasan nila yung kasi syempre pag female officer automatic sabihin nila yung mahina or ano yung iwasan nila na yung kung ano yung dapat nilang gawin yun lang talaga yung gawin nila, wag na silang ibang gumawa ng makakasira sa kanila.
And yun nga, yung sa, wala naman, sa akin, sa experience ko, wala, hindi ko na experience or hindi ko na daanan sa bawat unit na napuntahan ko na na-discriminate yung female officer. Oo, hindi. Kaya siguro, dire-direcho, pero iba, hindi ko rin alam kasi yung ma-experience na ibang female officer na mas ahead sa akin, baka may na-experience sila na discrimination. Kaya siguro, dahil ganun na naging decision nila or ganun na naging ano, ugali na nila. Ganun. Personal lang sa'yo, paano mo ina-address yung sarili mo sa lead, sa male officer mo? Anong ginagawa mo na ma-address ka rin? Ano, sinisituit ko na nakikilala ko sila, kung sino yung nakakasama ko, na totally nakakilala ko sila, na nakakausap ko sila palagi, kung anong problema nila, kahit ano pa yan, yung with regards to sa ano natin, trabaho, tapos kung ano yung may tutulong ko, tapos kung may kailangan din ako, syempre wala namang perfect sa atin, so naghingi rin ako ng advice kanan. Tapos yung pag sa ano sa trabaho nag-ano kami yung as much as possible gusto ko na kung ano yung idea niya yung nagkakaintindihan talaga kami kung ano yung target, ano yung goal, ano yung mission, tapos kung ano yung mission namin, kung ano yung capabilities, kung ano yung limitations. Tapos pag sa trabaho, pag sa ano naman socialization, yung pag labas, pag hindi na off duty na ganun. Yung siya nagso-socializations din, pero nag-ano ko ng limit na as an officer, or as a professional, ganun, na dapat may limit ka, na hanggang dun lang dapat ang actuations mo, pagkaharap mo yung, kahit civilian pa, hanggang dun lang. Yung sa'yo na, yung sa isip na, lalaki siya, pero kabahin ko, hindi ako patatalo sa'yo, kailangan mag-sumikap din ako na, competition sa service natin mo. Yung co-officer mo na lalaki. Oh, pero as ako, hindi ko kasi iniisip yung competition. Ang iniisip ko, yung kasama ko sila, yung hand in hand kami na magtatrabaho. Kasi lahat naman tayo, bakit ba tayo, ano, para makapagtrabaho, para sa family natin. So, ang iniisip ko, kahit ka senior ko siya, junior ko siya, minsan may nakita ko na, ano, na mas magaling siya. Kahit junior siya, mas magaling. Kasi lahat ng, yun nga, ang ano ko sa sarili ko, lahat ng tao is iba-iba, unique. So may mas magaling sa'yo, may mas mahina sa'yo. So sa akin, yung hindi ko iniisip kasi ang ano competition, as long as nag-cooperate kami, nag-coordinate, na kasi hindi ka naman magsasucceed sa isang organization or isang unit kung ang palagi iniisip mo compete na lang ganun. And sa isa sa sarili ko lang, yung binibigay ko talaga yung best ko, na ano, sabi nga ng iba kasi yung perfectionist ganun, pero yung nakikita ko naman kasi kung ano yung capability ng isang tao, kung hanggang saan na lang siya ganun. And nag-a-adjust ako doon, out of that nag-a-adjust ako kung paano ko siya mai-improve kanon. At sa sarili ko rin, kung paano, kung may nakita akong weakness ko, yung inaano ko, bali, tinatry ko yung best ko para maano yun, mabago. Bakit mo malaman kung pinasok tong army mo? Ano? Dati, nung sa kadete pa ako, ang ano ko talaga is Air Force. Kasi Air Force ang parents ko, mother at father ko, Air Force. From civilian to military, ma'am, ano ba talaga yung nagudyok sa napapasok ka sa military? Ano, kasi yung, dahil sa relatives ko rin, yung uncle ko, lolo ko, yung pinsan ko, mga sa military. So, yun, sabi nila, yun na rin, military na rin. Pero initially, nung high school ako, yan, gusto ko talaga na mag-military kasi nakita ko yung mga kamag-anak ko, military. Tapos yung parents ko nga, military din. Nung nag-college na ako, kasi ang kinuha ko accounting, gusto ko mag-accountant na. Pero sabi ng father ko, gusto niya, dream niya kasi na, kasi siya high school graduate lang, so hindi siya naging officer. Ano lang siya, enlisted lang siya sa ano. Ngayon, dream niya kasing mag-PMA ka, so kahirapan, mahirap lang kasi yung buhay namin. Yung buhay na sa father ko. Sabi niya, sa amin na lang daw mga anak niya. So, yung dream niya, gusto niya, kami na lang ang magtapo, ang mag-ko, ano,
mag-accomplish. Ganun. So, dalawa, actually, dalawa kami na female officer, magkapatid. Oo, class 99 yung isa. Pero sa'yo, ma'am, anong talaga yung reason mo, ma'am, na... Ano, ma'am, yung reason mo talaga na pumasok ka sa military life? Ano? Yun nga, na para makita kasi, na-expose ako sa military, tumira kami sa military. So, yun na rin ang ano ko, ang buhay ko, nasa military. Nasa loob ka na ng military mo ngayon. Ano na yung appreciation mo sa military mo? Yun, na ano, na meron kang ano, na meron kang mga, marami kang makikilala, marami kang makakasama, iba't ibang tao. Tapos, yung sa military support naman, yung mga yan, eh, ano, yung, ano naman, na-improve naman tayo, na-modernize naman tayo, katulad nga yan, yung, dati hindi tayo gumagamit ng radio na mga ganyan, pero ngayon, Harris na ginagamit natin. From 7-7, hanggang, ano, naging, Harris na ngayon, madali, mas madali na kumontak sa aircraft, ganun. Tapos, yung sa ano naman natin, sweldo, o mataas naman. So, okay na, kontenta na. Ma'am, may isa na po. Hindi ba yung kasagsagan ng laban sa maitong sarangani? Ano sa palagay niyo ang nakapagbibigay ng lakas at yung bang moral sa mga tao niyo na kahit sa kasagsagan ng laban ay nandun sila na talagang willing sila na lumaban? Ano, yung by the mirror na nandun kami lahat, yung sama-sama kami doon na hindi kami mag-iiwanan. Kahit sa armor, within armor units, within armor group lang, na hindi kami nandoon lahat, hindi kami nag-iiwanan. Kasi basic lang naman ang kailangan na dapat may pagkain, may ano, tubig, may damit na pampalit. Sabi niyo kasi wala na yung kain-kain, kaya, pero nandun pa rin pa. Oo. Oo, kasi nakita, yung moral nila mataas kasi nakita nila na sila nga enlisted. Nandoon. Eh, ang officer nga, nandoon. Sabi nga nila, bakit dapat ma'am, CO na, nasa ano ka na lang, nasa CP ka na lang, relax, relax. Pero nandoon daw ako talaga kasi gusto ko rin na, ayoko rin kasi na, nakita ko talaga actual kung ano yung, baka mamaya nasa panganib yung tropa, ganun. Yung sinisituate ko rin na ayoko silang mapahama. Okay. So, oo. Ngayon, ma'am, as commanding officer ng 2 Light Armor. Na 21st lang ka. Paano mo minamanage yung pangunan mo sa family? Sa family. Ano, ngayon, as of now, mahirap talaga kasi yung asawa ko ang para nag-aalaga sa mga anak namin. Dahil nga CEO ako. Pero constant naman yung ano namin, pag-uusap na sabi ko, pagkatapos ko mag-CO, eh, siguro makakaroon na ng time, nas mahabang time na makakasama ko sila. Pero as CO kasi, talagang 1 day, 2 days, wala sila makasama. Pero pag tapos na yung ano, pag si CO, syempre, hindi naman every time tayo na-assign sa talagang, ano, talagang doon na lahat yung time mo. Meron ding ano, time na ma-assign ka sa mas magaan na trabaho. So, doon ka nababawi ngayon sa family mo. Sacrifice talaga. Mm-hmm. Kasi nakita ko kasi, ang CEO kasi is, mawala lang ng isang araw yan. Marami na mangyayari. Oo. So, ang presensya mo sa unit. Oo, dapat nakatutok talaga. Management between family and the unit. Military ba yung mister? Dati, pero ngayon, nung nag-asawa kami, umalis siya sa servisyo kasi nakita nga namin na pagkaparehas kami ng serbisyo, ayaw namin mangyari yung katulad nangyari sa kapatid ko nga na siya na naka-assign Luzon, yung asawa niya naka-assign ng Mindanao, yung anak nila nasa Visayas. Ayaw kong mangyari yung gano'n sa family ko. Kaya nung nag-asawa kami, siya na yung umalis.
Pero paano mo nga binabalance yung work sa family mo, ma'am? Every day lang ako tumatawag sa asawa ko, tapos tinatawagan ko rin yung mga anak ko. Tapos pagka may special occasion, for example, yung may mga activity, lalo pumapasok na yung anak ko ngayon, yung sasaglit lang ako doon, first balik din ako agad. Tapos parati kong minamanage yung schedule ko, yung one for the whole month, ilagay ko na doon kung yung mga special occasion at saka yung nakatikler na. Kasi pag doon, makikita ko kaagad in one glance na ito, open ako nito. So, pwede pa akong makapaglagay ng schedule ko sa ibang mga. Kasi hindi lang naman tayo sa military nag-coordinate, pati sa mga civilian in terms of sa CMO, di ba? Pakipag-meet sa kanila, ganun. Di ba nangyari mo kuminsan yung may yung halimbawa, meron yung occasion sa family, biglang may lakad ngayon, may incident na kailangan na yung presensya ninyo. Paano nyo na ngayon hinaharap? Bali, kung magagawa ng paraan na may mag-proxy sa akin, pero kung wala talaga, kailangan na ako talaga yung doon. Tinatawagan ko na yung asawa ko na siya na lang. Ganun, tapos babawi na lang ako pagka may open time na. Paliktad. Nangyayari kasi kuminsan din sa atin na pinagsampundalo. Gusto mong matin sa isang ngayon, pagligan naman natin kasi may incident, may activity. Ganun. May instance na nangyari talaga sa akin nung first birthday ng anak ko. At the same time, yun yung turnover ng batalyon. So, actually, yung ngayon, for example, ngayong araw, turnover, the next day is first birthday ng anak ko. Ako yung batalyon operation officer. So, syempre, pag mag-turnover, di ba, ikaw talaga. So, tas, yun. So, inano ko na lang noon na yung sabi ko, asawa ko na mag-prepare lahat na sa first birthday. Tapos, pero a-attend talaga ako. So, dumating ako noon, umaga na ng parang bisita na lang ako. Tapos, ang ko noon, inisip ko na bahala na kahit na pagbalik ko. Kasi, pag bagong commander, syempre may mga conference, ako yung operation officer, nakiusap na lang ako na kung pwede ma-attendan ko ngayon. Tapos, yun nga, yung naka-attend ako noon, tapos, yun nga, ang kapalit noon, yun nga, hindi na ako yung operation officer noon. Tinanggal na kasi nga. Gano'ng kahirap yung maging mother at saka maging isang kumbansin officer? Mahirap talaga kasi katulad nung nanganak ako, one month lang ako nagpa-breastfeed tapos nag-report na ako. Kasi, nung nanganak ako, one month ako nag-breastfeeding tapos nag-report na ako, naiwan na siya. Tapos nung dapat ako yung gagawa noon pero contender na kasi yung nandiyan yung mga sister-in-law ko, sila na yung tumutulong, sila na yung parang sila yung pumapalit sa akin pag wala ako. Yun lang ang kapalit noon, pagka yung umuwi ako, yung parang yung baby pa sila, bata pa sila, parang hindi ako yung mother nila kasi minsan lang nila ako makita. Tapos yung yung sister-in-law ko, parang pagka kunwari may umiiyak, pero ang ginagawa nila yung picture ko parati nila pinapakita. Oo, ganun. Tapos pagka naman yun lang, pagka may kunwari may gusto yung anak ko, sa tita niya siya lumalapit. Anong nararamdaman niyo naman? Parang, bakit ganito? Tapos yun nga, nung sa ganyan, kasi sabi ko nga kanina, kung ano yung weakness ko, yung talagang tinitignan ko kung paano ko ma-improve. Nagtanong ako sa kapatid ko, sabi niya, bakit kasi hindi mo isama yung mga anak? Kasi siya, sinasama niya yung anak niya sa kampo. Sabi niya, ba't hindi mo kasi isama yung anak mo sa kampo? Actually, tinry ko yun. Sinama ko sa kampo. Kaya lang kasi sa side ng asawa ko, sensitive sila yung may mga allergy.
Isang araw pa lang, nagkalagnat na yung baby ko noon. Tapos, kaya that night, dumating yung asawa ko, kinuha na kaagad. Kasabi niya, ikaw, kaya mo na kasi matanda ka na yung anak mo. Eh, baby pa, hindi pa yan makapagsalita. So, ma'am, hindi ba dumating sa life mo na nag-isip ka between your family and the service? Ah, dumating na yon na ano, na yung ano, sabi ko sa asawa, nag-usap kami ng asawa ko, sabi ko, ano, alis na ba ako sa serbisyo kasi ano na, yung mga anak natin, ganyan. Eh, kaya lang sabi niya, dahil sa hirap ng buhay ngayon, hindi pwedeng isa lang ang nagtatrabaho, hindi kaya. Kaya tiis lang muna, sabi niya. So, yun. So, kailangan ka rin pa rin magtrabaho kasi. Kasi sabi niya, nandun ka nga sa bahay, eh, wala ka naman mabigay ng mga, ano, panggatas or mga gusto nila, edi wala rin. Edi magtrabaho na. Anyway, sabi niya naman, kaya niya pa daw na siya lang yung, na siya muna, ganun kaya niya pa. So, ma'am, kasi nabanggit mo na doon sa lessons mo na kailangan i-improve o kailangan individual soldier, alam nila yung paggamit ng mortar. Yes, ma'am. Ano ba naging kasi yung time na yun, so dala namin yung, dala ng weapons platoon yung mortar. Kaso, ano yung, hindi na set ka agad, hindi na i-set up. Kasi wala pa daw yung operator. Eh ngayon, naisip ko nun kaagad, instinct sa akin na, tinuruan kami nun ng ano ah, nung sa PMA, kung paano magpaputok ng mortar. Kaya lang, sa tagal nun, hindi ko na rin alam kung paano. Pero sana kung ano yun, kung parati ko yun napapractice or ano. Kung pag sinabi nilang wala, pwede ako yung mag-volunteer na ano, turuan, may turuan, ganito gawin mo, ganyan. Eh kaso nga yun, kaya nakita ko na, kasi yung time ang hinahabol, tapos walang operator. Kaya dapat, kaya nakita ko na dapat lahat, yung kahit, naturuan naman actually lahat. Lahat tayo, di ba, naturuan paggamit ng mortar. Nag-undergo tayo niya sa, ano, sa school. Kaso yung hindi nga tayo na retrain. O na-refresh. O yung hands-on. Kahit hands-on na yung basic kasi naturo na. Yung hands-on na kahit assimilation na lang, walang fire, actual firing. Oo, ganun. So, meron ako. Last question, ma'am. Anong pangarap mo sa... Sana matapos na itong gulo na yan, yung well, mawala na yung ano, mga SPSU at saka yung sa ano natin, yung mga NPA.